Disclaimer. No animals were harmed in the making of this video. Galing, ha? Yan, so what's up? Good day again sa inyo, mga kanags. Ngayong araw, meron naman tayong ipiflex sa inyo na bagong inahin. At kung gusto niyo akong samahan, tara! So bago ang lahat, papakainin muna natin yung ating mga alagang sisiyo. At gamit ko naman na patuka na ibinibigay ko sa kanila is yung ganto na. Kahit sila pa 2 weeks old. So nasanay na kasi sila, no? Kaya ito yung pinagpatuloy natin. So ngayon, bibigyan natin. So ngayon kasi yung mga kanukis is tanghali. Kaya nagbibigay tayo ng pa-snack sa kanila. Yan, so nandito sila, oh. Mailap kasi kaya medyo takot sila sa atin, no? Kaya, so yan, binigyan lang natin na pagkain. So maya-maya, kapag tayo umalis na, kakainin na nila yan, no? At mayroon nga pala tayong subscriber, no? Na nagtanong kung ano ba yung paraan natin sa pagbabad ng patuka. So, ito yung explanation ko sa inyo, mga kanukis, no? Para malaman nyo din yung idea ko sa pagbabad ng patuka, alright? So, sa paraan na pagbabad ng patuka, mga kanukis, sa gantong edad, yan, yung mga 2 weeks old natin hanggang 1 month and a half, right? So, ang paraan ko sa pagbabad ng patuka is kapag tayo'y nagbigay ng patuka sa kanila mula 7 a.m. hanggang 9 lang yan, mga kanukis. No, yan yung paraan ko sa pagbabad, alright? Kunwari, nagpatuka ka ng 7 a.m., bibigyan mo yan kapag ka naubos hanggang 9. So, hanggang 9 lang tayong magbababad, alright? Kumbaga, mayroon tayong 2 oras na sila ay binababada natin ng patuka. So, nag-i-stop naman tayo kapag ka 10 to 11. Dapat mayroong pagitan kapag ka 12 naman to 2. Yan, magbibigay ulit tayo ng, katulad nito, nagbigay tayo ngayon, no, sa tanghali. Magbibigay ulit tayo ng patuka kapag ka yan ay naubos nila. So, pagka na-check natin na naubos na, bibigyan ulit natin hanggang 2 lang, mga kanukis, no. Yan yung pagbababad. Hanggang sa hapon naman, kapag ka tayo nagpakain na, 4 to 6 naman, mga kanukis, no. Kapag ka nagbigay tayo ng 4, kapag ka naubos, dagdagan natin konti, dagdagan ng dagdagan. Hanggang 6 lang, mga kanukis, no, kapag ka medyo madilim na, hindi na sila makakatuka, hanggang yan lang, mga kanukis, no. Kumbaga, ibig sabihin ko dito, mga kanukis, is ang pagbabad po ng patuka sa ganito na mga sisiyaw is hindi po yung isang bigayan lang. Kumbaga, nagbigay ka ng 7 a.m, tuloy-tuloy na yun hanggang maghapon, hindi po. Yung sa atin dito is, yun na nga, sa explanation natin, no, nagbigay tayo ng 7 a.m. hanggang 9, so meron siyang 2 oras na kumakain-kain. At siyempre, pagpahinga naman natin yung ating mga alagang sisiyaw, no? Merong isang oras na pagitan, hindi, 2 pala. Ang gulo mo magpaliwalag, ikaw mo, hindi ko makaintindihan eh. 10 to 12 pala, no? 10 to 12, eh. 12 to 2 naman, babad naman natin sila, yan, magkain-kain sila. Kasi, libangan ho ng mga sisiyaw, mga kanukis, sa mga gantong edad is kain lang ho talaga ng kain. So, kapag kayan naman ay binababada natin ng pagkain mula 7 a.m. hanggang sa maghapon ay nakakasama yun sa ating mga alagang sisiyaw, no? So, the way ko na paraan sa pagbabad ng patuka sa gantong edad, so, 2 hours, mga kanukis, no? Right? So, sana'y naintindihan nyo sa subscribe. Nagtanong kung ano yung paraan ko sa pagbababad. So, ito na, sana'y nasagot ko na, mga kanukis, no? Yung paraan ko sa pagbibigay ng patuka sa ganito na mga edad. So, sa 2 months naman hanggang mag 4 months is, ang paraan ko naman is 3 beses na. Kumbaga, nagbigay ka ng 7 a.m, yun na yun, isang kainan lang. At sa tanghali naman, yun na yun, isang kainan lang din. At sa hapon, isang kainan lang din. Kumbaga, 3 times a day ako nagpapakain sa 2 and hanggang 3 months ba or 4 months na mga sisiyaw. No, ang gamit ko naman is wet feeding, alright? 1 eternity later. So, andito na, ipapakita ko na sa inyo yung ating bagong pulit na pure super brown red, no? From dito sa amin sa B-Max Game Farm ng Surigao City. So, disclaimer, no animals were harmed in the making of this video. At ito na siya, mga kanukis, no? Yan, yung ating pulit na pure super brown red. So, meron siyang right nose markings. Ayan, mga kanukis. At yan, so napakanipis po ng kanyang ayan, oh, paa, mga kanukis. So itong manok na to, mga kanukis, is hindi to sa atin, oh. So meron tayong kapitbahay dito, which is si Kuya Joy. Ayan, shoutout sa iyo, Kuya Joy.
So pumunta siya dito mga anogis kasi yung kanyang pamaris sana dito sa kanyang pure na pulit is nilaban nila at nagkaroon ng sugat sa may binte at hindi na siguro makakasta or hindi pa siguro gumaling yung sugat, kaya naisip niya na tayo yung unang pagamitin, no, sa kanyang ayan pulit na to, ayan, no. Yan. So dati kasi nag-spar kami nung naalala nyo kung nung nandito pa si Buyugin, nag-spar kami ng manok niya. At ayun na siguro nagustuhan niya yung spar ng ating Buyugin na yun at bumalik siya dito upang ipaparis niya sana yung gantong hen dun sa ating Buyugin. Kaso nga lang nung pagpunta niya dito is nalaman niya na wala na pala si Buyugin. Kaya nung nakita niya yung ating white dome is siguro natipuhan niya, yun na nga, natipuhan niya malamang sa malamang kasi meron siyang white kill, so na winner. Kaya ayun, pinadala ko at syempre iniwan niya yung kanyang napaka ganda na pure SBR naman na balak kong iparis dun sa pumpkin naman ng ating kaibigan din, no? So, ayan, no? Napaka ayan, no? Napaka nipis ng kanyang paa at syempre yung kanyang kilay, mga kanugis, no? Ayan yung kanyang kilay dyan, banda is manipis din, mga kanugis, no? Hindi makapal. Ayan yung ating ayan, bagong inahin na gagamitin natin, no? Ayan, so ang daming nawala sa atin. Nawala si Buyugin, na nakawan tayo ng pumpkin sand dito. Meron namang mga dumating na mga oportunidad sa atin, no? Dito sa ating manuka, no? Siyempre, di natin kaya na bumili ng mga gantong na manok. Ayan, mga puro. Kaya thankful tayo kasi meron nag-offer sa atin upang pahiramin tayo ng mga ganito ka-quality ng mga pulit. Ano? Ayan, mga kanukis. Yan siya, oh. Black na black. So sayang nga lang di talaga nag-abot yung tadhana nila ni Buyugin. So sakto sana pamaris dito, no? Si Buyugin, no? Sa ating inahin na to. Ayan, kapag mayroon tayong bago, lagi nating ina-update dito sa ating mga sulid ng mga taga-suporta, no? Nang sa ganun hindi na magtanong yung ating mga sulid na supporters kung saan galing yung manok na to. Ayan, so ito yung pinagkatiwala sa atin, no? Mga kanukis, no? Ayan, yung ating SBR pulit. So hindi pa umiitlog. At ngayon, pinapriming na natin, mga kanukis. Ayan, so tinuturukan ko na ng Belamel. Pinurga ko na. At syempre yung ating herb ox, mga kanukis, yun, malakas na maintenance sa ating mga alagang manok, yung ating herb ox. Yan, quality check. Yan, napakatangkad mga kanukis ng manok na to, no? Napakahaba at yung kanyang katawan is mahaba, mga kanukis. Ayan, pahaba siya, no? Ayan, high station. Yan, no? At ito yung pinaris ko sa kanya. Yan, yung ating magkapatid. Hindi yan, ayun. So, ito yung naiparis natin dito. Wow, ayun, naman! Yan. Wow! Ito yung wow. Naiparis natin doon sa ating pure SBR. Yan, oh. Yung ating Bumar Pumpkin. Yan, at syempre tumungo naman tayo sa ating shoutout for today, mga kanukis, no? Syempre shoutout kay Ritzy Bagat, shoutout kay Arman Jimo Jr., shoutout kay Ansan Sanchez at kay Rocky Pabustan. At syempre shoutout din kay Benji Noel. Ayan, shoutout sa iyo kay Bigan. At syempre shoutout din kay Adrian Cano from Bye Bye Leyte, right? At syempre shoutout din kay Jerimar Ordonio from Bilasis, Pangasinan. At syempre shoutout din kay Hazel Adera Dalagit from Escalante Negros Occidental. Ayan, sandito shoutout din kay Pumpkin Black, oh. Shoutout mga kanukis. So hanggang dito na lang for today's video, mga kanukis, no? Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, like, comment, nag-share, at sa lahat ng mga nanood sa ating gawang video. So peace out.